lang po ha. Isang busy sa pagtitinda, isang busy sa pagluluto. Hello mga kagala, good morning. Kumusta kayong lahat dyan mga kagala at sa mga ilang napadaan at nakabisita? Salamat sa inyong pagdaan at sa inyong pagbisita. Ayun, ito yung araw natin ngayon. Ngayon ay araw ng Biyerkules. Dahil busy ng aming pamangkin na si Lia. Happy birthday sa iyo, Lia. Hello. Ipagagawa ko siya ng lumpiang Shanghai at saka ng mahablangka. Habang busy tayo dito sa tindahan, ay busy rin ang ating lamesa. Habang wala pang customer at ayos si Daddy nag-aayos. Kasi kararating lang namin ngayon dito sa tindahan para mamili ng aming mga kailangan. Habang siya mag-aayos doon, ako nang mag-aayos dito sa table para sa ating lulutuin ngayon. Tara, let's samahin niyo ako. Good morning! Bumili kami ng sandok. Dapat to yung kahoy kasi yung mas kailangan ko. Kaya lang wala kami yung makita. Eh dahil yung paghahalo ng mga hindi po pwede yung stainless kasi mainit kapag stainless yung ganitong dulo. Kaya pinili ko, okay lang kahit ganitong kahoy na at least yung hahawakan, hindi mo siya mainit paghalo. Dapat ang kailangan ko nito ay yung kahoy na bilog lang siya, hindi ganitong stainless. Eh wala kami makuha, kaya ito na lang, kailangan namin. Okay naman to kasi kahit isang beses ko lang magamit, sa araw-araw pwede pa siya gamitin, di ba? Sa halagang 50 pesos, ganda. Ang dami ko doon mga gamit na gustong bilhin, kaya lang next time na lang pag-iipunan natin kasi medyo mga mahal. Kasi gusto kong bibili ako ng dami, gusto ko yung talagang pangmatagalap para mas masarap ang pagluluto. Kaya tara mga kagalaw, nasahan natin ngayon gumawa ng simpleng pagkain para kay Lia. Eh meron na tayo ditong ground pork para sa lugyang Shanghai. Lampa siya ng isang tubo. Unahin ko munang gawin niya ay ang mahaplang. Para hindi masyadong sikip sa table natin. Bumili ako ng extra margarine para panlagay sa aluminum foil food tray. Para hindi siya kumakit na maya. Grabe sila lang. Cream corn. Ito yung hindi siya buo mga kagala. Mas gusto ko yung medyo parang durog na. Yung hati-hati na sa gitna para mas lumabas yung kanyang masarap na lasa. Eden cheese. Ito, dalawa yung... Tapos yung sugar. Dalawa yung aking pork. Ito, meron akong ibak milk. Saka syempre, hindi makawala yung Nestle cream, Pampa cream, yun ang ating mga. Naming busy-busy daddy, busy rin ako. Ito yung ating gata. Lalagay ko na sa isang lagayan para sa masama ko siya. Baka kasi makakasama na maya. Nang mas madali yung tubo. Purong gata ito mga kalala. Kasi yun nga, kayo naman natin naman tayong gumawa ng maharap kung mga alam nila ito. Hindi naman ganun karami yung gagawin ko. Sakto lang. Kasi pang pamilya lang naman. Para sa dinner. Kaya saktong dami na yung gagawin ko. Ayusin ko lang muna itong kamadang higata para hindi matapon. Baka mamaya matapon kasi nasa plastic. Tapos ayusin natin yung lagay ng ating pagbubutuan para mamaya pagluto na yung mahadiretso yung lagay sa lagayan. Tapos hindi siya pinatagalin sa kandero. Kung nahalo mo matik, dapat ilalagay mo sa kanya-kanyang lagayan. Gusto ang inyong umaga. Kami araw-araw ganito, tindahan, bahay. Kaya napang bilang sa tindahan, matuluto. Ayan. Para sa akin mga kagalang, pagkagawa ng maha, hindi naman kailangan talagang branded at magandang cornstarch. Kung baga kasi nasa ingredients lang yun sa paghahalo mo para gumanda ang iyong ano, gagawin na pagkain. Para lang sa akin, pero ibang ko sa inyo. Kaya ito simple cornstarch lang po. Yung kinikilo lang sa paligid.
natin ating lamis ha, para pagkatapos natin magluto. Lamis habang nagluto ko habang magluto. Para yung ating lalagay dito pagkain. Maganda yung space niya. Maganda ang paglalagay ng pagkain kapag malinis din yung lamis na paglalagay niya. Kaya handa muna natin ang ating mga paglalagyan pagkatapos maluto ng maha para dire-diretso siya. Kasi kailangan talaga nakahanda na yung mga lagayan bago ka magluto. Kasi maninigas kapag maghahanda ka pa kung kailang luto na yung pagkain. Lalagyan natin siya ng cookies na margarine para hindi maninigas. Okay, lutuin na natin. Hindi ko alam kung nakikita niyo. Basta magluluto na tayo. Pagsalang pa lang makagala ako. Umpisa pa lang pagsalang ko, inaalalayo ko na talaga siya ng halo. Kasi para hindi mamuo. Para hindi mamuo yung tala niya. Mas yun ginaganda ang ngalan ng ano. Madali lang po ha. Isang bihis sa pagtitinda, isang bihis sa pagluluto. Ayun nga lang na kinagandahan ng kapag kahoy ang galit mong sandok. Hindi siya maingay, saka mas maganda siya ihalo, hindi sumasabit. Kapag ganito kasi yung stainless, sumasabit sa paghahalo ng pagkain. Kaya lang wala kami makita kaninang sandok talaga na kahoy. Oo nga po. Wala po kami makita ang kahoy. Sabi. Yan po, 93. Okay lang yan. Kaya tasty sa stainless. Tapos lang, taga lang. Opo. Plastic na tutunaw kasi may plastic kami dito hindi pang init. Wala eh, bigla na kapagluto lang ng maha. Nakaisang gawa na ako. Kaya nga lang dahil nahihirapan talaga ako kapag hindi kahoy yung gamit kong sandok. Pero okay naman, sakto lang naman yung tigas niya. Normal lang naman talaga ang maha kapag ginagawa. Parang ganyan tingin, talang medyo na. Kala mo buo mo siya. Pero ano yan. So diyan ganyan kasi gawa ng corn niya saka ng mga cheese. Ayan. Nakagawa na ako ng isang gawa. Dalawang gawa lang ng mga kagaling gagawin ko kasi para lang naman sa bahay at para din sa dinner mamaya. Isa pa, gagawa pa tayo ng isa. At syempre maglalagay na tayo ng cheese saka ng mais ulit sa ibabaw para mas masarap siya yung toppings niya. Ay, malinis naman yung kamay ko kaya kakamayin ko rin cheese. Tayo pangalawang salang na itong hinahalo ko ngayon. Dalawang salang lang naman yung gagawin ko kasi yun nga, pang pamilya lang naman, hindi naman ganun karami yung kakain. Kaya sakto lang yung gagawin kong maha. Pagagawa lang ito mga kagala, dapat matyaga ka nga lang talaga maghalo. Kasi hindi naman kailang sa salang mo ito na buo pa, ganun bitala na pagkaisalang na. Diba, alam nyo naman yun, alam ko naman gumagawa din kayo ng maha plaka. Kaya lang, iba-iba nga lang tayo ng paraan sa paggagawa nito. Video pagpapawisan ka nga lang. Pero okay lang, at least masaya ka naman sa ginagawa mo. Pagkatapos na natin ito, isusunod na natin gawin yung aking lumpiang Shanghai. Yung recipe din namin lumpiang Shanghai. Sabi nga, ang pagkain naman, ang pagtitimpla niyan, pare-pares lang naman special. Depende lang kung paano mo ginagawa. Paggawa ng maha, madali lang, kaya lang sa paghahalo ka lang talaga dapat maalaga. Kasi pag pinabayaan mo, pangit talagang buo-buo siya. Yung pagkabuo-buo niya talagang pangit, parang magaspang. Kaya ito na, last na salang na natin. Diba mo? Naamay ko yung pinagaluhalo ng sweet cream sa kakuha na pinag sa camera.
samahan pa ng Eden cheese. Yung, let's do this. Ito na. Ito na lahat yung nagawa ko para sa ating mahablangka. Marami rin naman yung nagawa niya. Kumbaga parang gumastos lang kami ni Daddy ng 650, mga ganun. Basta wala pa naman siya 700. Pero ito na lahat yung nagawa niya. Kaya lang ganito yung paglalagay ko sa bawat lagayan niya. Kasi yun, nagagamitin naman namin sa party para sa bahay. Tapos yung ibang natitira, syempre, bibigay ko sila nanay para makatikim din naman sila. Bibigay ko sa kanila ito isang lagayan. Ito, para matikman din nila. Kasi yun lang, mga kagala, ito na yun lahat. Diba? Napakadali lang gawin, kaya lang talagang mahirap maghalo. Alam kong alam nyo naman yun kasi gumagawa rin kayo ng mga lutong pagkain. Kasi susunodan natin gawin ngayon ang ating lumpiang Shanghai kasi mamayang hapon kailangan na yun. Kaya kailangan ngayon palang magawa na. Para na, ibibigay lang natin ito kila nanay para mapatikim din sila. Nanay, anay, palamigin nyo muna. Mainit-init pa eh. Ganun talaga, para matikman nyo rin. Pag ganito dito sila nanay, lagi rin sa amin nagbibigay ng isda lang. Kaya si nanay yung may-ari nitong aming tindahan. Si Nico, lagi nakasilip ko nina ko yan. Si Cyrus, patay ka. Ano yung muna, nanay? Mainit pa, tapos mamaya po, palamigin nyo na lang sa rin. Para masarap. Pag-ari nyo muna yun lang, magagawa ako, magagawa pa ako ng lumpiang Shanghai. Magagawa na tayo ngayon ng ating lumpiang Shanghai kasi anong oras na? It's 10:25. Dinamihan ko na yung cheese kasi may nasobra pang iba. Isa naman sa itabi ng ulo. Hindi rin naman makakain, maninigas lang sa rin. Kaya ayan. Daming cheese, di ba? Ito na, Lia, iyong mahablangka. Saka yun, nakapag-share na tayo kula nanay. At least, di ba, birthday mo. Dapat lang naman na ma-share natin sa iba. Ito na yung maha mo. Gagawin na namin ngayon yung lumpiang Shanghai. Okay? Sunod na natin gagawin ngayon ang ating lumpiang Shanghai. Ito yung ground pork namin. Mahigit isang kilo ito, mga kagana. Sobra ng konti sa isang kilo, kaya marami siya. So, meron tayong carrots, celery, pampabango, pampasarap. Siyempre, hindi mawala si buwis at bawang. Meron tayong egg, dalawa. Saka siyempre, itong cornstarch sa loob. Kasi para, naglalagay ako ng cornstarch kapag medyo sobrang matubig yung ground pork. Pero kapag hindi, hindi naman. Pero kapag matubig, naglalagay talaga ako ng konting cornstarch. Para hindi masyadong ganun matubig, para lang naman sa akin. Hindi na naman namin ito iluluto dito. Doon na namin iluluto mamaya sa ano. Sa lugar na kung saan kung gaganapin yung konting salo-salo ni Lia nung pamangkin namin. Kaya ang gagawin ko, ayun lang, gagawin lang ko, babalot lang, saka nagluto nga lang ako ng maha. Para sa dinner na naman. Dito na talaga namin ito ginawa sa tindahan kasi habang nagtitinda kami, tapos kapag wala pang customer, ayun, inuunti-unti talaga namin gawin. Para hindi sayang yung oras. At syempre, favorite pa rin ito ni Lia, yung lumpiang Shanghai. Request talaga niya to. Hugasan na natin yung mga gulay. Ating hihiwa-hiwain siya na ganito lang kaliliit. Kasi gagawin ko sa kanya para hindi na ako mahirapang mag-chop ng maliliit. Ibi-blender natin siya. Hihiwain lang natin siya ng sakto lang na yung lahat ng mga ingredients natin. Tapos ibi-blender natin para mas mabilis. Kailangan masyadong damihan kasi pag marami, maliit lang kasi yung blender ko, baka hindi kaya. Kaya kunti-kunti lang. Maihanda yung gagawin natin lumpiang Shanghai. Ito na siya. Medyo matagal yung aming pag-blender kanina kasi yun nga, unti-unti lang naman kasi yung kasya din sa blender kasi maliit lang. Kaya medyo natagalan kami bago pa makapag isa-isang magpino nito mga gulay natin. Ayun na siya. Diba ang ganda ang kulay? Wow! Ayun lang mga kagala. Napakasimple lang naman ang paggawa din ng lumpiang Shanghai.
Sabi nga, yung sarap naman ito, depende rin sa paggagawa ninyo, sa paggagawa natin, kanya-kanya lang naman ang estilo sa paggagawa ng mga pagkain na gusto natin. Kaya ayun, halo-haluin na lang natin ito, lalagyan ng mga pampalasa, tapos ibabalot natin na rin natin sa lumpia wrapper. Ayun, mamaya ko na lang kayo ulit a-update kapag natapos na natin gawin. Alarig ka na! Ayun, welcome back mga kagala, magandang hapon. Nakatapos na din kami sa wakas. Late na nga lang, dito na kami nananghalian, bumili kami ng rice kasi binigyan kami ni tatay at ni nanay yung ginapaan isda. Ginapaan tuloy niyan. Ganito naman kasi talaga mga kagala yung may-ari nitong itong tindahan na inuupahan. Mababait talaga sila sa amin. Kaya kung anong meron kami, syempre sinishare din namin sa kanila kung anong meron kaming pagkain na hindi nila madalas naluluto kasi yun nga, medyo may edad na kasi kaya hindi sila ganun nakakapagluto. Kaya kung anong meron kami, talaga sinishare namin sa kanila. Ngayon ay mag-aalauna na ng hapon, nag-start 9 a.m. ngayon na kami nakatapos kasi yun nga, medyo madikuloso gawin yung paggagawa ng maha saka medyo matagal gawin itong lumpiang Shanghai. Pero okay naman, masaya, masarap sa pakaramdam pagkatapos namin gawin kasi alam naman namin yung kakain ito isa yung gusto nila, ito ang request nila at alam namin may enjoy nila itong kainin. Ito yung iba, maha saka binigyan namin sila nanay. Saka ayun yung dalawa sa unahan. Ayun, magliligpit lang kami, taso uwi na rin kami kasi para makapagpahinga, mamay mga 4 p.m. na kami papalik. Ayun na mga kagala, thank you so much sa panunod niyo palagi sa akin ng aking simpleng vlog. Huwag kalilimutang magdasal kahit na maraming pagsubok sa buhay. Love you mga kagala, bye!